Inilunsad na ang libreng microchipping sa mga alagang aso at pusa ng mga Pasigueño umaga ng Setyembre 2 taong kasalukuyan sa Tiendecitas Event Center sa Barangay Ugong. Ito ay dinaluhan ng alkalde ng lungsod ng Pasig na si Vico Soto at ilan sa mga city councilors tulad ni Kiko Rustia, Simon Romulo Tantoco, Pau Santiago, Angelo De Leon, Keen Cruz at Eric Gonzalez na siyang nag-akda ng ordinansa. Ilan pa sa mga sumuporta ay ang mga kapitan ng barangay tulad ni Liz Santiago ng Ugong at Raymond Lising ng San Antonio. Ilan sa benepisyo ng paglalagay ng microchip ay mas madaling paglocate sa mga alagang hayop ayon kay Councilor Eric. Happy tayo na finally ma-launch na yung ating pet microchipping project, no, para po ito sa lahat, no, ng mga Pasigueño na may alagang aso at pusa, no. Sisimulan natin na lagyan sila ng microchip, RFID microchip, na very beneficial, no. Una sa identification, no, para ma-identify natin, halimbawa po na wala yung alaga mong aso or pusa, no, mapunta sa ibang barangay. Bawat barangay po i-equip natin ng scanner. No, dito sa scanner na to malalaman kung sino ang may-ari, makikita rin kung kailan huli na bakunahan or yung mga rabies vaccines nila para po for our safety na din. At isang magandang feature po nito, meron siyang temperature scanner, no? Di ba po? Gusto natin malaman kung yung temperature ng aso. Dati ipapasok mo pa yung thermometer sa anus ng ano, ito po hindi na. Scan mo lang, alam mo na yung, malalaman mo na yung temperature ng aso. Kaya it's a breakthrough for Pasigueños at I'm proud to say na pinasa po ng inyong lingkod ito kasama ang City Council na gawing libre po ito. Hindi rin po kasi biro, eh, no? mga 450 po yung halaga. No, pero this time, lahat ng alaga ng Pasigueño na aso at pusa, no, miski ilan pa yan, bibigyan natin ng libre. Sa sampulan, hindi pa naman yung launching natin, ilan pa muna. Unahin natin yung K9 units natin. May mga K9 dogs tayo mamaya na anuhan. And eventually, abangan nyo, initially po, 10,000 na microchips yung in-order natin. And as we go along, no, make sure. Tsaka gusto ko lang sabihin, hindi po to sa, baka sinasabi nila sa mga asong may magagandang breed lang, hindi po. Miski askal po, lahat lalagyan natin ito for free. Layunin ng libreng pet microchipping na magkaroon ng rabies-free Pasig City at hinikayat ng alkalde ang mga Pasigueño pet lovers na i-avail na ang libreng serbisyo na ito. Mas magiging safe po tayo lahat at mas magiging madali i-track yung mga pets natin hanggang sa vaccination nila at sa mga ibang programa natin gaya ng spay and neuter, mas matatrack, mas mare-record natin ng maayos. Anyway, ano naman po ito, eh, responsibilidad natin to sa ilalim ng batas, no? Na i-register ang mga pets natin. Sa mga pet lovers and pet owners po natin sa lungsod ng Pasig, sana po i-avail natin ang serbisyong ito. Siniguro po natin na hindi lang maganda yung serbisyo, ginawa pa nating libre para sa mga pet owners ito. So, mag-inquire lang po. Nandun naman, i-announce naman sa Facebook pages. Pwede mag-inquire sa City Vet Office natin. We made sure that the project or that the microchipping is free for our pet owners of Pasig. Wala po akong pets, eh. Dog, pero wala akong pets, eh. But we're very happy for the launching of this project. Gaya ng sinabi natin kanina, ito hindi lang para sa mga pet owner. Makakatulong ito sa buong komunidad. For everyone's safety, for everyone's benefit. Hindi lang sa pet recovery, di ba? Pag nawala yung aso mo, yung pusa mo, ay madali na siyang hanapin kasi makikita siya, no? Pero hindi lang po yun, pati sa tracking ng vaccination, sa mga ibang programa ng city gaya ng spay and neuter, even yung kung may sakit yung pet, no? may temperature sensor din siya. So marami siyang mga benefits, marami siyang uses, at again, we're very excited. Hinihikayat natin ang bawat isang Pasigueño pet owner, pet lover, na i-avail yung serbisyong ito. Siniguro natin na yung serbisyong ito, hindi lang maganda, kundi libre din para sa mga Pasigueño pet lovers. Yes, basta mag-roll out na tayo,
Pwede po tayo mag-inquire. Naka-post naman yan sa mga Facebook pages natin. Pwede mag-inquire din sa City Vet Office natin. We have enough chips for probably all pet owners. Pwede, mag-inquire na lang sa City Vet Office for the details, pero hindi lang ito for dogs and cats. Ano. Nagbigay din ng pahayag ang ilan pang mga konsehal kaugnay sa sinasabing makabagong teknolohiya at breakthrough project ng lungsod. Yes, actually ano rin siya, creative in a way, kaya maganda rin yung pagkaka-execute niya. Right now, kakatapos lang mag-inject sa dalawang aso na canine. Tapos, let me step back, no? Kanina siguro may mga nakausap ka na rin, counselors. Napakaganda nitong program na to dahil yung microchip niya can track not just your location pero pati yung temperature nung aso. And nakakatawa kasi libre siya. So, alam mo yun, ito yung isa sa mga steps na ginagawa natin into how we can let our lungsod ng Pasig be secure. Tapos yung identification ng mga aso, maayos na rin natin, ma-identify natin sila. So from here, maganda siyang breakthrough and maganda rin siyang stepping stone para mapaayos pa natin paano natin aalagaan ang ating mga pets sa ating mga bahay. Again, Ms. Luan, stepping stone to. So let's see from here where we will go. Tapos tignan natin kung ito ba yung magiging mandatory. Again, siguro sa narinig nyo sa amin before, yung kampanyahan, ano tayo? Kakaroon tayo ng public consultation. Konsultasyon bago action. Siyempre, ayaw naman natin siya gawing mandatory kasi baka mamaya, hindi naman siya beneficial din sa ibang aso. So from here, mag-oversight tayo kung okay ba siya. And then from here on, kung kailangan siya mandatory, then we will do the necessary steps. Dati, kaso may hika kasi ako eh. Wala, pero gusto ko sa, kung mawawala na yung hika ko talaga, gusto ko, ano, golden retriever. Sana. Sa mga kapwa ko Pasigueño na may mga pet at pet lovers, inaanyayahan ko kayo dito sa Chendisitas. Kaso lang hanggang 11:30 lang, pero magmatsyag kayo sa ating PIO para kung ano pa ang mga at saan pa gagawin itong libre na pag saksak ng chip para sa ating mga pets. At kanina naman, binouch naman tayo ng ating City Vet na ito'y safe. So kung ako sa inyo, mga kapwa Pasigueño, tara na, pasaksak na ang mga pets. Well, pilot project pa naman natin to. We're just launching. So there's a big, ano, malaki pa yung pwede i-grow ng proyektong ito. Mahalaga na umpisahan na, gaya nga nang nabanggit kanina ng host natin, itong microchipping technology has been around for 50 somewhat years. Pero ngayon lang natin na-utilize yung potential niya dito sa lungsod natin. I really think it's a big step para sa atin dito sa lungsod, lalo na sa pangangalaga ng hayop natin. And ako naniniwala ako na isa to sa magandang hakbang para mas lalo nating maalagaan yung mga pets natin dito sa lungsod. So ako din magpapa-microchip na rin para sigurado na rin. Hindi na ako mawawala. Alam nyo na rin kung may rabies ako o wala. So, ayun. Of course. It's also a way to show other cities na progressive tayo, na talagang ini-explore ng ating lungsod ang iba't ibang mga posibleng proyekto na mas maganda ang magiging paglilingkod natin, hindi lang sa mga tao, kundi pati rin sa mga alagang hayop dito sa lungsod natin. So, I think, yes, tama ka na napakagandang benchmark nito para sa atin. Alright, saan ba yung kuna ng microchip? Papakabit na. Sinigurado ng kagawad ng Barangay San Antonio at Pet Microchipping Advocate na si Rachel Rusia Olarte na ito ay ligtas para sa mga alagang hayop. Samantalang pagpapasalamat ang ipinarating ni Dr. Emma Sanchez, head ng Veterinary Services Department ng Pasig, sa lahat ng nakiisa sa matagumpay na paglulunsad ng programa. Ang opinion po natin is, first of all, i-take advantage natin yung libreng pet microchipping dahil minsan lang to at maliban doon makakatipid ang ating pet owners. Isa sa mga benefits niyan is pag nawala yung pets natin, mas madali nating mahahanap through the database of Pasig. At the same time, pag kunwari hindi na-updated yung vaccine records ng pets, mas madali nating malaman para at the same time, pwede na nating puntahan yung vet natin para magpa-update ng vaccine records. Kaya for me, very close po to dahil nga
ano, napaka-importante ito, lalo na mahal natin yung pets natin, ayaw naman nating mawala at ayaw din naman nating hindi sila updated sa kanilang health. Kaya yon, bilang din kagawad on health, gustong-gusto ko po itong programa na to para sa ating mga pets. Well, we are trying to limit the problem. Right now, we have a very small case of mga pets na nagkakalat. But I understand by volunteering with the Pasig City Veterinary Services, medyo problematic po within our city. Which, in our hopes, through this one, through our program such as yung anti-rabies, through pet microchipping, eventually, pag nagkaroon po tayo ng program for spay and neuter, mas malimit natin yung pagkakalat ng mga pets. Kasi maliban sa makalat to, is hindi din po healthy sa kabataan, sa ating pamilya, yung pagdudumi ng mga pets sa mga kalye. So very safe to. It's just like getting a vaccination. Di ba minsan nagtitwitch lang sila, parang nakagat ng langgam. But that's about it. Hindi masakit sa pets, hindi po harmful. And very shallow lang naman po ang pagdalagyan ng microchip. Hindi po nakaka-harm ng buong katawan ng pet. Yes, I have three actually. Since nga, ano po ako, advocate ako ng pet microchipping, all three of them have been microchipped po bago pa yung launch ng Pasig. That's why I strongly believe po in microchipping. Kasi yun nga, ayaw naman, nagmamahal tayo ng hayop. Ang pets po is part na ng family natin. Tulad ng miyembro ng pamilya, gusto ba nating may mangyari or kung mawala man ay hindi na natin mahanap. So yun, kaya po tayo strongly advocating ng pet microchipping. On behalf of the Pasig City Veterinary Services Department, I would like to express my heartfelt gratitude to all those who graced this occasion. Tendecitas Ortigas Mall for the standing offer to use this venue para sa ating importanteng event today. For the NCR LGU Vets and the Bureau of Animal Industry Veterinarians, para po, maraming pong salamat sa pagpunta at pag-support kahit alam po na you are all very busy. Para sa Plaridel Products and Services for sponsoring this event, ang inyong pet eye chip ay makakatulong sa ating rabies control and eradication program. Kahit wala na. To the 11th, Sangguniang Paglulunsad, headed by Vice Mayor Jaworski, maraming salamat sa pag-amend ng ating veterinary code para maging libre ang microchipping sa mga pet parents ng Pasig City at kay Councilor Eric Gonzalez sa pag-sponsor ng amendment. And lastly but not the least, kay Mayor Vico Soto for sa patuloy na pangangalaga ng welfare ng mga Pasigeño, mapa-humans man o maging animal. At sa pagsuporta ng free pets microchipping, we are moving our way forward to a rabies-free Pasig City. Isa naman si Charles Malolos sa mga Pasigeño pet lovers na nag-register online at dinala ang kanyang alagang Persian cat para sa libreng serbisyo na ito. Since po nung 2021 po, yung pandemic, Persian cat. Para po maging safe, para if ever po na mawala is ma-detect po namin kung asan po siya. Kasi po nagpa anti-rabies po siya, so sabi po bawal po paliguan within 5 days po. Yes po, yes po. Kasi po ano, wala pa po kasi siyang anti-rabies po. So, buti po meron po sila dito. Yes po, lalabas. It's grateful na may ganito pong project yung Pasig City na for pets po na they are very pet-friendly po. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, City Veterinary at ng programang ito ay maaaring magkaroon ng citywide system at records tungkol sa mga alagang hayop na kalaunan ay maaaring mas dumami pa ang pasilidad na gagamit din ng ganitong teknolohiya.
Kasunod ng paglulunsad na ito ay maaaring antabayanan ng mga Pasigueño ang posibleng pag-iikot at pagbaba ng libreng pet microchipping sa kanika nilang mga barangay sa Pasig. Mula dito sa Tiendecitas, Barangay Ugong, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.